Good morning sa inyo lahat. And wala akong pasok today dahil hindi ako pumasok. So ibig sabihin, solo lang ako dito sa bahay nito dahil yung mga ka-roommate ko is pumasok sila. And nandito tayo ngayon sa kusino namin dahil nagugutom na ako at magluluto ako ng yung, kung natatandaan nyo yung previous ko na vlog nung namalengke ako, sabi ko doon nagpadaing ako ng bangus. So lulutuin ko na siya today. And tiis-tiis lang sa amoy. Kasi sabi ko nga doon sa vlog ko, is hindi ko masyadong feel kapag yung pritong isda. Pero no choice tayo dahil gutom na ako. At ito lang yun sa tingin kong pamadali ang pwedeng lutuin. So nakababad na to ng, I think, 4 days na to nakababad. Sa suka, tapos yung bawang, tsaka nilagyan ko ng maraming ano, maraming paminta. Tapos bumili din ako ng itong mangga. So lulutuin ko muna to guys dahil ano na, 11:30 na ng umaga at gutom na ako. Kasi last night, late na akong dumating, siguro around 9:30. So hindi ako masyadong nakakain ng maayos. Kaya ngayon, babawi ako. So dyan lamang kayo at lulutuin ko lang tong daing na to. So bubuksan ko na lang yung yan, exhaust para makalabas-labas at saka itong bintana para hindi makulub yung amoy. So good morning ulit! Welcome back to my YouTube channel. So welcome ulit sa another episode ng aking vlog. At kanina napansin nyo na nagluto ako. So niluto ko itong aking kakainin. Siyempre wala namang magluluto kundi ako lang. At nabanggit ko kanina mag-isa lang ako dito. Kaya enjoy na enjoy ako dahil wala akong magagambala. So wala akong madidistract na ka-roommate. So solong-solo ko to, kahit anong gawin ko magwalwal ako dito. So ngayon kakain tayo dahil nabanggit ko nga kanina na hindi ako pumasok sa work dahil sobrang stressed na at ayaw ko nang pag-usapan kung ano man yun dahil no comment. Kaya ngayon ito natapos na. So natapos na tong aking sunog na daing na bangus. Yan. So kung natatandaan nyo, nung yung previous vlog ko, is na malengke ako, isa to sa mga binili ko. At ang aking kapartner, yan, mangga. Galing from India. So binili ko to at sobrang mahal kasi ang isang kilo is 990 fil. So more or less sa 100, basta may higit-higit, more than 100 something, 100 pesos, basta ganun. And isang piraso lang yung binili ko kasi nga mahal. Hindi ko rin alam kung maano siya, kung maasim o matamisin. Wala akong sausawan, wala akong bagoong kasi hindi ako nakabili. At syempre, sausawan, yan. Poyo na may kamatis. Wala nga lang lemon, hindi ako nakabili ng lemon. At syempre, kanin pa rin. So good. At syempre, kailangan natin ng ano, pampa... ano? Tag dito? Pampatanggal ng bara. See? Soft drinks. So, ating simulan na itong mukbang na to. Medyo matagal-tagal na rin yung... matagal-tagal. Yung huli kong pagmumukbang, matagal na yun. So, tayo kumain. So, pagpasensya nyo na kung sunog. Kasi alam nyo naman, hindi ako magaling magluto. Pero okay lang yan. Ano pa rin yan? Laman loob pa rin yan. Laman tiya pa rin. Diba? Sunog. Sunog siya. Pero okay lang yan. Sa mga taong gutom na katulad ko, carry na yan. So tayo magkakamay. Huwag na tayo mag-inarte dyan. Kasi daing naman to. And malinis naman yung kamay ko. Kaya okay lang yan. Diba? So isunod-sunod natin yung camera natin. Yan. Yun. So kain tayo! Kasi ito sa mga namimiss ko, itong mga daing na bangus. Kahit na nga, nabanggit ko dun sa previous vlog ko, is yung amoy, hindi ko masyadong gusto.
Pero okay lang yun. Ako lang naman mag-isa. Okay na yun. May exhaust fan naman niya. Sarap. Namimiss ko yung mga ganitong pagkain. Lalo na kapag kayong sa ano, buhay probinsya. Tunog. Hindi man siya mapaip. Pero crunchy siya. Very crunchy. Kung bago ka pala sa channel itong ito, huwag mo kalimutan mag-subscribe para and click mo rin yung notification bell para naman ma-update ka pagka yung mag-upload ako ng video. At dun sa mga tao nagko-comment, so maraming salamat dahil na-appreciate niyo yung aking mga vlog, dahil sabi niyo good vibes daw ako. Well, yun naman yung gusto ko talagang iparating is kahit tayo mga OFW, syempre malayo na nga tayo sa ating pamilya, so kailangan gumawa pa rin tayo ng way para maging ano tayo, kapaki-pakinabang, maging masaya. So kaya yun yung ginagawa ko para maka-inspire pa rin ng mga kapwa OFW natin dyan na malayo na nga tayo, magmumukpok pa tayo sa Santa Fe, di gumawa tayo ng way para malibang tayo. At isa na to sa mga way ko para malibang, at sana maka-inspire pa rin ako. Alam nyo ba, pinaka-paborito kong prutas is mangga. The best talaga ang mangga. Lalo na sa probinsya namin, napakasarap ng mangga. Ang tamis. Kaya dito, pag bumibili ako ng mangga, sabi ko, iba pa rin. Iba pa rin ang mangga ng Pilipinas. Napakasarap. Try ko nga. Sakto lang, hindi naman siya naglalaban yung asim at tamis. Kasi parang maniba lang na siya eh. Pwede na. Pero, hindi ko alam kung maubos ko yan. Kung siguro kung ano yan, kung hinog na mangga at kung mangga natin sa Pilipinas. Kahit pa ilang paka, ilang piraso pa yung kainin ko is maubos ko yan. Pero para sa akin, masarap ang mangga kapag kayong hinog sa puno. Napakasarap. Masarap kapag kahinog sa puno. Iba pa rin talaga yung pagka yung hinog sa puno siya. Parang pag-ibig lang yun, di ba? Kailangan daw, pahinugin natin sa puno. Huwag ipilit. Kasi kapag ipinilit natin, ay baka hindi lalong mag-work. Hayaan natin panahon ang siyang humusga. So, pati sa baggabay hugot pa rin. Yung kanin ko hindi ko na ininit. Anihan ko lang na ganyan na bahaw. Masarap din naman ang bahaw eh. Dalo na yung totong. Masarap. So, malapit na ulit magpasko. Grabe ang bilis ng panahon, no? Nasa June na kaagad ngayon. So, nasa kalahating taon na ulit. Tapos, next year, May. So, uuwi na ako ng Pilipinas. Magbabakasyon na ako. And, ano na ako noon? Next year is 6 years na ako dito sa Bahrain. So, hindi ko alam kung hanggang kailan ako dito sa Bahrain. Aww. Hindi ko masasabi kung hanggang kailan. Pero kung ako lang yung masusunod, parang gusto ko na rin umuwi ng Pilipinas. Kasi parang, aminin natin kasi yung magulang ko, yung nanay at tatay ko, may edad na sila, tumatanda na, so kailangan nila ng may kasama. And yun talaga yung inaanok kay natataputan ko na ayoko dumating doon sa point na, alam, aminin natin lahat naman tayo, darating din tayo doon sa hangganan. Ayoko lang dumating sa point na pag nangyari yun, wala ako sa tabi nila, na parang hindi ko sila naalagaan. Parang hindi ko mapapatawad yung sarili ko pagka dumating yung ganun. Parang yung may ganun. Kaya, ang ginagawa ko kasi, parang kailangan na mag-ipon talaga, ipon. Kasi nga, hindi ko naman habang buhay is nandito tayo sa ibang bansa. Kaya hanggat maaga, kailangan natin mag-ipon. So, ipon-ipon tayo. Magtiis muna tayo na hindi natin mabili kung ano yung gusto natin bilhin. Ang importante is may maipon tayo. Di ba? So, salamat sa panonood at sana tulungan niyo naman.
hingi lang ko ng favor kapag nanood kayo ng video ko, please wag naman po nyo i-skip yung ad kasi doon po tayo kumikita kahit maliit. Malaking bagay na po yun ha. Pag hindi kinyo ni-skip yung ads, malaking bagay na po yun para sa amin. At nagkalam ko doon sa mga kapwa, small YouTuber ko dyan, na please, don't skip the ads. Kung okay lang naman po. Malaking bagay na lang itong pag-YouTube ko. If ever na maging successful, pantulong na rin sa ano, sa gastusin ko sa Pilipinas, kasi nga, ako lang po kasi yung sumusuport doon sa nanay at tatay ko, sa kanilang gabot, sa kanilang gastusin doon. So, ayun. Kaya, extra curricular. Parang ko naman kasi inisip na para kumita. Parang inisip ko kasi, parang enjoy na, libangan ko itong pag-vlog. Parang memories ko habang nandito ako sa Bahrain, di ba? Para kahit dumating man yun sa point na nasa Pilipinas na ako, is mababalikan ko yung memory ko dito, di ba? Memories. Kaya yun. Pero, kung parangkaan, syempre, yung goal ko is para kumita rin, di ba? So please, thank you! Nabubulunan na ako. So, yan, tapos na. Taob. Wala na akong kanin. And, may natira pa ako. So, mamaya ko na ito itutuloy. Siguro, mga ngayong gabi, dinner ko. So, I guess, hanggang dito na lamang itong vlog na to, itong mukbang na to. I hope na hindi kayo na bored. At salamat sa patuloy na pag-support sa aking channel, sa patuloy na panonood, sa patuloy na pagko-comment. At maraming salamat. Hindi ko alam kung paano kayo pasasalamatan. Ganun pa man, thank you. At kung nagustuhan nyo ang vlog na to, just give a thumbs up and comment down below kung kumakain din ba kayo ng mga ganito o kung ano yung namimiss nyo sa napagkain natin sa Pilipinas. At don't forget to subscribe at i-click nyo na rin yung notification bell para maging updated kayo sa mga pinaggagawa ko dito. So hanggang dito na lamang, hanggang sa susunod ulit na vlog. Bye-bye! Apertay dyan!